Greetings po sa inyong lahat, mga kababayan. Saman po kayo naroon. Ito pong muli sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy Channel. Ito po ay isang legal aid at public service program ng inyong lingkod. Ang ating pong tatalakayin sa episode nito ay yung sulat po sa atin ni Roseline Maranan. Ito po ay tungkol sa pagpatitulo ng kanyang nabili ng lupa. Okay. Ayon po sa kwento niya, siya daw po ay nakabili ng mana, ng share ng mana ng dalawa sa mga tiyahe niya. Walo daw po magkapatid ang magulang niya. Kasama na dito yung dalawang tiyahe niya na nagbenta ng kanilang mana doon sa property ng kaniyang lola. Okay? Na ang area daw nito ay 400 square meters. At kung walo silang magkakapatid, ay ibig sabihin yan, ay walo yung mga co-owners o heirs ng kanilang lola. Dalawa po rito ay nagbenta ng kanilang shares. Sa mga tuwid po, ay bawat isa sa kanila na magkapatid na walo ay mayroong kaakibat na 50 square meters. So ang nabili nitong Roslyn Maranan ay 100 square meters po kasi dalawa po yung auntie niya na nagbenta sa kanya. So paano daw niya ito mapatituluhan? Una po, hindi po maliwanag doon sa sulat niya kung ito pang lupang ito ay titled na o hindi. But assuming na lang na ito ay titled na. Okay? Ang maaari niyang gawin ay, ito daw po nga pala, no? Sabi niya, ay meron naman pong kasulatan na ginawa yung kanyang lola, no? Tungkol sa pagsabentahan nila. Ang hindi lang po natin check ay kung ito bang kasulatan ito ay notaryado ba? O ano bang klase, ano bang condition nito ngayon? Okay? Kasi una sa lahat, para maging maayos ang pagpatitulo ng lupang ito pagdating ng araw, ayusin muna ninyo ang mga kakibat na dokumento. Kung ito pang property nito ay hindi pa na subject to settlement ng estate ng namatay na lola o magulang ng magulang ng ina ninyo, ay mangyari dapat magbalangkas o paggawa kayo ng extrajudicial settlement, no, with deed of partition at saka with deed of sale na rin sa inyong abogado. Upang sa ganun, sa pamamagitan ng dokumentong ito ay lalagda yung lahat ng mga heirs ng kanilang magulang, no, silang walo, na ay tinanggap nila yung kanilang mana at with respect naman doon sa mga auntie ninyo, auntie mo na nagbenta ay sa iyo ng kanilang shares, ay sinasabi rin doon na renounce na nila yung kanilang share dahil nga naibenta niya nila ito sa iyo, no? At itong deed of sale, itong extrajudicial deed of partition nito, with deed of sale, ay dapat ipanotaryo nyo rin, no? At kung ito man po ay wala pang deed of partition, no? Or yung lupa ay hindi pa divided, ay dapat lang ipasurvey ninyo ito at magkaroon ng lot plan or subdivision plan. At ito'y ipa-approve ninyo doon sa Bureau Plans or Land Management Bureau na ngayon ng Department of Environment and Natural Resources. At ipa-approve nito doon kasama na yung technical descriptions ng mga bawat lote. Kasi ito po ang pagbabasihan ng titulo, no? At lote na ibinenta sa inyo ng inyong tiyahin. Okay.
So, pag nagawa na yon, ang extrajudicial settlement of estate with deed of partition, sa deed of sale na napanotaryo na, ang next step nyo ay magkaroon kayo ng legal publication. Maliit lang naman na notice, no? Kasing laki lang ng business card yun, na mayroong notice na ipapublish ninyo for 3 consecutive weeks doon sa newspaper of general circulation hinggil sa pag-settle ng estate ng inyong ng kanilang magulang ng ina, no? At ito ay ipapublish for 3 consecutive weeks at mabigyan kayo ng affidavit of publication at copies ng diaryo, no? Para ito kailanganin din kasi ng Register of Deeds, no? Sa pagpa-cancel at pagpatitulo ng inyong lupa. Pag natapos na po ito, ay siyempre may babayaran pong kaakibat na taxes dyan. Ang una po ay tinatawag nating estate tax at documentary stamp tax, no? Doon po sa settlement ng estate ng kanilang magulang, ng inyong auntie, tiyahin. And then dahil ibinenta po sa iyo yung kanilang shares, ay meron ding babayaran na kaakibat ng capital gains tax at documentary stamp tax yung nagbenta sa iyo, no? So sino magbabayad? As a rule, kung sino po yung nagbenta, kasi sila po yung nagkaroon ng capital gains. Pero depende na rin yan sa inyong pag-uusap, no? Kasi yung iba ay ang nagsho-shoulder ng mga taxes ay mismong bumili na, no? So depende na yan sa inyong usapan. Pag natapos po yan, ay pag-ayos na po yung mga dokumento ninyo, na-comply na ninyo lahat yung mga requirements, nabayaran na yung buwis, yung BIR ay mag-issue ng Certificate Authorizing Registration o yung CAR, no? Ang CAR na ito, ang papeles na ito ay kakailanganin ng Register of Deeds at saka Assessor's Office kung saan nakarehistro ng inyong lupa upang sa ganun ay makansila yung lumang titulo ng lupa doon sa 400 square meters at mabigyan kayo ng titulo doon sa dalawang lote na nabili mo. Pwede rin namang mag-file ka rin ng petition doon sa Register of Deeds na i-consolidate na lang yung dalawang loteng nabili mo para maring maging isang titulo na lang yung dalawang lote. Okay. So pag natapos na yan, ay magbabayad kayo ng transfer at saka registration fees doon sa Assessor's Office at saka sa Register of Deeds. At pag natapos nito, ay mabigyan na kayo ng panibagong titulo, particularly doon sa lupa o lote na nabili ninyo. Huwag nyo lang i-delay yung pagbayad ng mga kaakibat na buwis. Kasi sa bawat araw na delay ay merong kaakibat na penalty charges at saka interest. So pag hindi ninyo, pag pinatagal ninyo ito, ay lalong lulubo ang inyong babayarang mga buwis sa gobyerno. Yun lang po at sana'y nabigyan namin ng katugunan ang inyong mga concerns. Paalala lang po, ang anumang pong impormasyon na inyong nakuha sa Batas Pinoy Channel ay huwag nyo pong ituring na isang legal opinion kasi po very limited po ang ating ang inyong lingkod na masuri ang inumang dokumentong meron kayo o mabigyan pa ng linaw o detalye ang inyong kwento. Kaya wala pa rin substitute na kayo'y makipag-ugnayan sa inyong abogado upang sa ganon kayo mabigyan ng
kaakibat na opinion o professional assistance tungkol sa inyong mga concerns. Yun lang po. At mangyari lang po na pakishare ang programang ito sa inyong kaibigan at mga kamag-anak upang sa ganun sila po ay magkaroon ng pagkakataon na makapagbigay din ng matuto o mapag-aralan ang mga impormasyon na ating tinatahak sa episode na ito. Wag lang po ninyong kalimutan na sa mga lahat sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe po kayo at i-click po ninyo ang notification button upang sa ganun kayo ay maimpormahan kung ano man pong mga updates na magkaroon tayo sa hinaharap. Yun lang po at maraming salamat at hanggang sa muli, God bless.